at sa thrillers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo pagkatalo ng San Miguel Beermen kontra sa NX? Pag-usapan po natin yan sa video ito. Pero bago yan, kung kayo po'y napapadaan lang at nagugustuhan ang ating video, tayo po'y maglalambing. Pahingi po ng isang like, share, comment down below. And don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, eto nga pong NLEX Road Warriors ay pinamunuan ng kanilang import at yung late rally na mag-isa ni Chris Rosales para talunin ang San Miguel Beermen. Nagsimula nga ang San Miguel Beermen sa kanilang magandang panimula sa pamumuno siyempre ni Terence Romeo sa kanyang pagbabalik. No, maganda naging laro ng San Miguel. Ngunit etong pagdating ng fourth quarter, doon sila nadismaya sa ginawang back-to-back 3 points na ginawa ni Mr. Chris Rosales, kung saan tatlong tikada sa 3 points ang pinakawalan at lahat po yan pumasok sa mga tira ni Chris Rosales. Hindi nga pinagbigyan ang muling pagbabalik ni Coach Leo Austria sa bench ng San Miguel Beermen, kung saan yung tatlong tikadang 3 points ni Chris Rosales na yan ang nagdala sa kanila sa panalo kontra dito sa malakas na kupunan ng San Miguel Beermen. At etong import, isa sa mga nagpahirap yung import ng NLEX Road Warriors, kahit na nararamdaman mo na yung pagod, nakikita mo sa kanya yung pagod, but yung determination, Kevin Louis Alas na dating Kilas Pilipinas player eh nag-deliver kasama nung Chris Rosales. Isang napakahalagang mga basket ang kinonekta na itong dalawang ito, mga shooters, no? Kevin Alas and of course eto nga si Chris Rosales, no? Yung kanya mga quick shot na 3 points, yan yung nagpatalo at nagbigay ng panalo sa kanilang kupunan at nagpatalo dito sa kupunan ng San Miguel Beermen. Ano nga ba naging problema dito ng Beermen? Yung adjustment, mga shooters, well, hindi ko masabi, no? Nakasalanan din konti ni George Gallant yung pagkakataong yun, dahil magandang inilalaro ni Terence Romeo, inilabas niya, hindi niya na ibinalik nung kailangan sa dulo ng fourth quarter ang isang Terence Romeo. Kaya naman binigyan sila ng unang pagkatalo sa kanilang unang laro sa pamamagitan ng mga 3 points ni Chris Rosales. Well, kailangan nga naman doon si Chris Ross sa dulong yon, sa mga defense kailangan yung Chris Ross. Pero maganda kasi yung nagiging laro ni Terence Romeo sa offense, no? Dapat nag-rotate siya ng tao, mga shooters, nag-rotate ng tao dito si George Gallant. Pag defense si Chris Ross, pag offense si Romeo. Doon sila nagkamali, doon siya nagkamali at hindi napagbigyan ang muling pagbabalik sa hard court nitong si Coach Leo Austria. Ito nga si Robinson, pinamunuan ang NLEX Road Warriors sa kanyang 42 points at itong si Chris Rosales na nagpahirap sa San Miguel na gumamada ng 19 points. Ito namang si Terence Romeo na gumamada ng 28 big points, CJ Perez 25, Pajardo 22, Aska mayroong 21. Samantala, pag-usapan naman po natin etong pagbabalik sa hardcourt ni Maverick Ahamnisi at ang una niyang makakalaban ay ang kanyang kupunan. Excited na nga ba si Maverick Ahamnisi makakalaban ang kanyang dating kupunan na Converge Fiverxers, mga shooters? Eto nga si Maverick Ahamnisi ay dating naglaro sa Converge, kung saan humingi ito ng isang kontrata sa Converge at eto naman ay pinagbigyan ng Converge, no, mga shooters? At si Maverick Ahamnisi humingi ulit ng kontrata nung pinagbigyan, hindi na sila nagkasundo hanggang sa pinakawalan ng Converge si Maverick Ahamnisi hanggang sa mapunta po dito sa kupunan ng Barangay Ginebra at winelcome naman siya ng mga kabarangay. At bukas, no, mga shooters, masusubukan yung ilang araw na pag-training ni Maverick Ahamnisi dito sa Barangay Ginebra. Susukatin na yung kanyang tikas at lakas kung mapapakinabangan nga ba ng mga kabarangay at madidepensahan ang kanilang titulo dito kontra sa dati niyang kupunan na Converge na pinamumunuan naman ni Coach Alden Ayo. So makikita natin yan at masusukat bukas kung ano nga ba mayaambag na isang Maverick Ahamnisi dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Susukatin natin, no, mga shooters, at titingnan natin kung may mayaambag nga ba ang isang Maverick Ahamnisi. Samantala, magsa-shoutout tayo, mga shooters, sa ating mga masugid na tagapagsubaybay ng Coach John TV. Marami pong salamat sa inyong panonood. Jennifer Calindong, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa Coach John TV. And of course, Ariel Mesa, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo, Mr. Ariel Mesa, maraming salamat po.
And the boys Hunter, maraming salamat po sa panunood sa Coach John TV. J. Raynan RND Vernal, maraming salamat po. Shoutout po sa inyo. And of course, Abnel EET, no? Maraming salamat po sa inyo. Farge Onte, maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre, sa lahat ng mga taga-team Pangat Premier supporters, maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood sa Coach John TV. At syempre, ang ating pong giveaway na ipapamigay soon kapag na-hit natin ang 30,000 subscriber ng Coach John TV. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat and God bless everyone. Adjourn!